marami talaga siya ngayon. Na sabi ng ilan na mga sumusuporta kay Marcos, kay President, eh umuunla daw ang ating Pilipinas, no? Eh, sabi nila, paano nyo makitang umuunla ang ating Pilipinas? Eh, pagbaba ni Digong, ang presyo ng bigas, maabot ng 50. Eh ngayon, doble, 70 na. Ibig sabihin, bakit nakakabili ng 70 bigas yung mga Pilipino? Kasi meron trabaho. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung presyo ng bigas dahil mataas, hindi totoo yung sinasabi na mababa yung inflation. So yung inflation na yan, kaya nakakabili dahil merong work empowerment. May mga trabaho. Kasi kung walang trabaho, hindi makakabili ng mga bigas, hindi makakabili ng ulam, makakabayad sa kuryente, makakabayad sa tubig. Eh hindi talaga masasabi na bumababa yung inflation. Kaya bumababa kasi may pambili, may trabaho. So hindi ba tayo magiging masaya kung may mga trabaho mga Pilipino? Eh sir, hindi naman kasi lahat ng Pilipino merong magandang trabaho eh. Yung iba nga, kaya nga diba yung pinangako ni Pre. Although nakita ko naman yun, yung 20 pesos na bigas. Sabi niya, pangarap pa, no, kumbaga sisikapin natin na abutin yung 20 pesos na bigas. Tapos lately lang, ewan ko ilang buwan na rin nakakaraan, so parang nagsabi siya na although malapit na daw umanong maabot yung 20 pesos, kunting panahon na lamang. Kasi sabi niya, meron na daw umanong 25 pesos. Eh ngayon eh, pumunta ka sa merkado, pinakababa yata, 40 eh. Para sa akin lang dito, gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, magsumikap ka. Diba? Hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Tandaan nyo, sa Linggo, may EDSA revolution na naman. Ilang revolusyon na naganap dito sa Pilipinas? Nabago ba yung Pilipinas? Diba? Ang dapat natin itatak sa isip ng mga kababayan natin, akma at tamang kaisipan. Simulan natin yung pagbabago sa sarili natin. At kung yung gobyerno ay wala talagang naitutulong sa atin, hindi naman bulag ang sambayan ng Pilipino. Yan ay magkakaisa upang sabihin yung sa loobin nila na ayaw na namin sa administrasyon na to. Marami talaga siya ngayon na sabi ng ilan na mga sumusuporta kay Marcos, kay President, eh umuunla daw ang ating Pilipinas, no, sa ekonomiya daw man, no, maganda daw man takbo. Sir naman, paano natin, sabi nga ng mga kababayan natin na nagtanong ako, siyempre gusto ko talaga yung nasa laylayan talaga, tanungin ko kasi kung akin lang opinion, pangit naman yun. Pero maganda talaga na marami tayong makukuha ang opinion. Eh sabi nila, paano nyo makitang umuunla ang ating Pilipinas? Eh, pagbaba ni Digong, ang presyo ng bigas, maabot ng 50. Eh ngayon, doble, 70 na. O, di ba, ano? Di ba, papa? Kasi ang tao kasi hindi nakapokus dun sa ano eh. May punto rin yung sinasabi mo, no? Pero, gaya na sinasabi mo, sabi mo, nagtatanong ka sa mga tao, eh bakit sinasabi yung inflation daw bumababa? Di ba? Ang pinapakita ng administrasyon, napakababa ng inflation, pero hindi ramdam ng mga kababayan natin. So, meron kasing explanation yan na pag ating aaralin, ang inflation kasi, pwede mo sabihin na bumaba yan, pero hindi mararamdaman ng mga Pilipino kasi meron silang mga trabaho. Kasi yung inflation na tinatawag, yung mga basic needs, commodities na dapat makonsumo ng ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin, bakit nakakabili ng 70 bigas yung mga Pilipino? Kasi meron trabaho. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na yung presyo ng bigas dahil mataas, hindi totoo yung sinasabi na mababa yung inflation. So yung inflation na yan, kaya nakakabili dahil merong work empowerment. May mga trabaho. Kasi kung walang trabaho, hindi makakabili ng mga bigas, hindi makakabili ng ulam, makakabayad sa kuryente, makakabayad sa tubig. Eh hindi talaga masasabi na bumababa yung inflation. Kaya bumababa kasi may pambili, may trabaho. So hindi ba tayo magiging masaya kung may mga trabaho mga Pilipino? Eh sir, hindi naman kasi lahat ng Pilipino merong magandang trabaho eh. Yung iba nga, kaya nga diba yung pinangako ni Pre. Although nakita ko naman yun, yung 20 pesos na bigas. Sabi niya, pangarap pa, no, kumbaga sisikapin natin na abutin yung 20 pesos na bigas. Tapos lately lang, ewan ko ilang buwan na rin nakakaraan, so parang nagsabi siya na although malapit na daw umanong maabot yung 20 pesos, kunting panahon na lamang. Kasi sabi niya, meron na daw umanong 25 pesos. Eh ngayon eh, pumunta ka sa merkado, pinakababa yata, 40 eh, 40-50 eh. Masyado pang bugok yun. Hindi naman kasi simula nung usapin ng mga bigas na yan, na problema yan talaga, mga hoarders, problema yan, mga importasyon, problema yan, lalong-lalo na sa sinasabi mo na walang magandang trabaho, nasa tao din yan, di ba? Pero ako, para sa akin, kabayan, ito, hindi ko kinokontra yung sinasabi mo. Okay. Para sa akin lang dito, gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, magsumikap ka, di ba? Hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Pero tama ako, naniniwala ako dun sa sinasabi mo, sa punto mo, na marami na ang ayaw sa administrasyon. Pero para sa akin lang,
ano ba yung maitutulong ko? Kung ako ba, makikigulo pa sa mga tao dito, nasasabihin ko na tama, mali ako ng binoto ko. Ano ba maitutulong sa ano nun? Kasi, tandaan nyo, sa Linggo, may EDSA revolution na naman. Ilang revolution na naganap dito sa Pilipinas? Na bago ba yung Pilipinas? Diba? Ang dapat nating itatak sa isip ng mga kababayan natin, akma at tamang kaisipan. Simulan natin yung pagbabago sa sarili natin. At kung yung gobyerno ay wala talagang naitutulong sa atin, hindi naman bulag ang sambayan ng Pilipino. Yan ay magkakaisa upang sabihin yung saloobin nila na ayaw na namin sa administrasyon na to. Pero sa ngayon, hindi ako naniniwala, kabayan, no? Meron talagang mga hindi satisfied. Yung mga bata po, bawal po sa tubig. Pero, hindi, sir. Ngayon, makita naman natin, eh. Eto, isa pa to. Yung SMNI. Okay, hindi ako sa gaya ng sinabi ko sa mga vlog ko noon, wala akong pakialam kung may mga kaso si Ibuloy. Pero batid naman natin, 'di ba? Ang SMNI lumalaban 'yan sa mga CCP and PNDF, 'di ba? So, ngayon wala, parang kahit kunting magsalita man lang sana ng pangulo, 'di ba? Oh, kaya nga nasabi na ni Kibuloy, gaya guys, mga sabi ko, wala akong pakialam kung may kaso man sa, kung may kaso sa, idiharapin niya. Pero yung about kasi dun sa nagigipit ang SMNI, eh. Nagtatanong lang si, etong si Kairek, eh, pinaimbestigahan na agad. Oh, di ba alam naman natin ang SMNI, isa yan sa sumuporta talaga noon. Di ba, kaisa-isang media yan. Pero bakit ganun, eh, hindi man lang siya nagsasalita. Ay, kabahay, ganito lang yan, eh. At tayo, nung nagkaroon ng issue ang ABS-CBN, no, sabihin ko sa inyo, oh, ano ba sinabi natin, 'di ba? Pinasarado 'yung ABS-CBN, hindi natin inisip kung sino 'yung mga maapektuhan ng mga kababayan natin na mga nagtatrabaho doon. Pero ano ginawa natin? Ang ABS-CBN kasi, ano 'yun, eh, anti-government talaga 'yun, eh. So unlike nitong SMNI, pro-government 'to. Hindi ba siya 'yung anti-government? Ang pinagbabasehan natin dito, bakit ipinasara? Ibig sabihin may kulang. May hindi, mga problema. Sir. Papa, ano naman dito nakita natin na kulang sa SMNI? Pangalawa, nagtatanong lang. Oh, 'di ba kaya nga ang dami nung ano noon, ang dami mga Pilipino noon na ayaw na kay Marcos, hindi mo nagsimula yan sa SMNI, kay Sara, Tambaluslos, mga ganun, eh nakita naman natin na wala naman talaga sa amin 'yun, eh. Eh kung wala naman talaga at sinusunod ng SMNI, kumpleto yung kanilang papel. Ang batas, sir, para lang ba? Minsan kasi pumapabor lang. Hindi natin din masasabi yan. Minsan ang batas, pumapabor lang kung sino talaga. Eh bakit ang mga Marcos, sa loob ng 36 na taon, eh, hindi pumabor ang batas, nakabalik sa Malacanang, di ba? Hindi, sir. Alam mo ba, sir, ito pa, pangalawa pa, papukul ko pa to bilang taga-suporta ni ano, ha? Eh, ito pa, ang ganda-ganda ng ginawa ni Duterte. Sabi ni Duterte nung kampanya, nung 2016, pag ako nanalo, o ipapalibing ko si dating Pangulong Ferdinand Marcos. O sabi na iba, Supreme Court kasi yan, eh. Eh, kahit na may Supreme Court, nga, under pa rin ang pangulo. Ako naniniwala ko na kahit papano, may gratitude ang mga Duterte sa pagpapalibing. Kasi ilang termino nga, ilang mga administrasyon ng dumaan, no? Ilang presidente na hindi natulungan, hindi naipalibing sa libingan ng bayani, yung iniidolo natin na si Apong Lakay. Pero huwag natin gamitin yun na dahilan, no, yung pangako na yun na ipalibing, kasi parehas naman yan na gano'n, parehas naman nagkakaroon ng benefit sa bawat isa niyan. Pero hindi issue yung pagpapalibing, kasi dapat talaga mailibing sa libingan ng bayani si Pangulong Ferdinand Marcos. Pero yun nga, dahil sinasabi mo, may isang salita ang Pangulong Duterte, eh tumulong siya para mapalibing. Diba? So yung mga gumagawa ng issue, problema nila yon. Pero ako naniniwala ako dun sa sinasabi mo. Pero hindi kasama yan dito sa sinasabi natin na para ipagtanggol ni Pangulong Ferdinand Marcos si Duterte. Ako naniniwala ako magaling na Pangulo si Duterte. Pero para sa ngayon, hindi nakakatulong. Simple lang naman yun, sir, eh. Ito, sir, hindi pa naman talaga ito kumpirmado na sinasabing mayroon talagang ICC sa Pilipinas. Okay? Hindi, kumbaga, hakahaka pa lang yan. Wala pa naman talagang direct na report na hindi dito na, dadakpin na sila. Pero alam naman natin, di ba? Diba? Ang mga Marcos loyalist ngayon ng iilan, ayaw ko sa iyo, kung isa ka man sa mga sumusuporta, ayaw ko kung gusto mo rin siya madakip. Eh, sa akin naman, ang point ko dito, sa mga Marcos na mga sumusuporta doon, di ba? Na, padakip si Duterte. Maliwanag naman yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang ICC rito. Ngayon, kung mayroong mga gumagawa ng mga issue na yan, ayun yung mga sinasabi natin na mga para sa sarili nila, para sa sarili nilang kapakinabangan for their own benefit. May nadinig nyo ba na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? O sige, pumasok ang ICC mula ba sa bunganga niya na sabi, papasukin nyo ICC dito. Eh naglabas siya ng, ano, ng press statement na sinasabi niya, o sige, papasok sila dito bilang ano, bilang turista. Pero yan na nga, ang sinasabi ko sa iyo, kabayan, ilabas nila yung ebidensya na si Pangulong Bongbong Marcos ang nanggigipit pagdating sa usapin ng ICC. Kasi alam ko, sa sarili ko,
na yung ICC, wala talagang jurisdiction dito kasi mayroon tayong tinatawag na sovereignty na tinatawag. At yan, bumibilib ako sa mga Duterte pagdating dyan. Pero hindi dapat natin gamitin yung ICC na laban kay Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos, pinababayaan lang yan. Ako, loyalista ako, kabayan, no? Ikaw, ba't tatawag na rin kitang loyalista ng mga Duterte? Kasi dahil sa dahil nga sinuportahan ni Sara si BBM, eh, nagawa mo rin suportahan at kinikilala ko yung pagsuporta mo nung kampanyahan. Pero ako, bilang ako, sumuporta ako kay BB Sara dahil din sa suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. At naniniwala din ako sa legasya na naiwan ni Pangulong Duterte nung natapos niya yung termino niya. Pero para sa akin, patapusin nyo naman si Pangulong Bongbong Marcos. At kung hindi, hindi naman din ako bulag na magiging sinasamba yung mga Marcos kung may magagawa silang mali. Ang sa akin lang, hindi makakatulong kasi yung mga issue. Yung mga issue na yan, may mga tamang tao na dapat sumagot dyan. Diba? Ang nakakalungkot lang, yung mga kasama natin nung kampanyahan, tayo lahat nainita, naulanan, nagkasakit para mangampanya dito sa Unity. May tayo-tayo nagkakagulo. Sila ang inyong maaasahan, may balitang totoo sa bayan, mga kwentong hango sa tunay na buhay, galing sa kanila mismo ang salaysay. Bagong makabayan na mamahayag, makadiyos, makatao, makabayan lahat. Yan ang mga vloggers ng bayan, maghahati ng katotohanan at hindi puro lang bulaan.